Hello guys! Hello, hello, hello! What's up? So, salamat nga pala sa pag-subscribe. So, ayun. So, this time, ang pag-uusapan natin is isa sa mga topics na parang maraming estudyante yung allergic sa topic na ito. So, okay. So, yung topic natin guys is about analysis of complex trusses. So, actually, no, for me, yung complex trusses, yung analysis ng complex trusses ay isa sa mga pinaka prone to error na mga structural members, diba? Yung analysis ng structural member, yung pag complex trusses, no, pag nagkamali ka, ang haba kasi ng solution nito guys, no, pero hindi naman to mahirap, no, kaya lang mahaba. So sa sobrang haba niya, pag nagkamali ka somewhere sa middle or basta may isa kang mali, no, siguradong mamamali na yung lahat, maapektuhan na yung lahat. So, ayun. So, you need to be careful when solving for complex trusses. So, anyway. So, pag-usapan natin yung analysis of complex trusses. So, let us first review yung definition ng complex truss. Okay. So, according to our definition, and discussed natin last time, complex truss is one that cannot be classified as being either simple or compound. So again, ha, kapag hindi natin maklasify yung truss as simple or compound truss, then that means it is a complex truss. As long as it is a plain truss, tatlo lang kasi yun, no? Simple, compound, and complex. Parang mga sentences ba, di ba may simple sentence, compound, parang ganun, basta, yun. So anyway, no, this is an example of complex truss. So actually guys, no, isa sa mga palatandaan ko, pag nung dati, nung college ako, no, hindi ko na kinaka, hindi, parang hindi, nanguhula na lang ako, ah, ito is a simple, ito is compound, ito is complex. Kasi it doesn't really matter, lalo na kung simple, kung nasa simple or compound lang, no, yung atras, no, hindi siya masyado, no, kasi pareho lang yung analysis noon. Pero pag complex, medyo na iba yun, pero malalaman mo naman ka kasi agad kung complex siya, di ba? So dati yung palatandaan ko guys is that kapag ka-complex, most sa mga joints, merong tatlong members na nakakabit. No? Example, ito sa joint na to, oh, tatlo yung nakakabit. Ito sa may part, sa may support na to. Okay? Dito, tatlo, tatlo, halos lahat. Oh, lahat nga ng mga joints na sa truss na to ay tatlong members yung nakakabit. So yun yung isang characterization or parang yun yung isang pagkakapilanlan na ito nga ay isang complex truss. Pero hindi lahat guys ha, hindi necessary na lahat ng joints ay tatlong members. So merong apat, merong dalawa lang, basta ganun. Basta pag hindi mo na siya na-classify as either simple or compound, then that is a complex truss. Okay. So, ngayon na, paano natin ma-analyze yung complex truss? Paano yung analysis ng isang complex truss? Okay, so, dalawa yung method nito guys, no, pwedeng gawin. Dalawa yung method na pwedeng gawin. So, yung una is, pag-usapan muna natin yung about sa method one, sa so first na method. Ano ba yung ginagawa sa first na method? So, ayun. So, basahin ko muna guys, tapos explain ko mamaya kung ano yung ibig sabihin nito. Okay. So, method one, the member forces in a complex truss can be determined using the method of joints. However, the solution will require writing the two equilibrium equations for each of the J joints of the truss and then solving the complete set of 2J equations simultaneously. So, ayun. So, ang ibig sabihin, guys, no, sa method 1, no, actually, sa method 1, mahirap yung method 1, no? Ito yung traditional na method, pero ito yung mas mahirap compared sa method 2 na pag-uusapan natin mamaya, no? Kasi yung sa method 1, kailangan, wala kang mako-compute, no? Sa kung sa truss na pinag-usapan natin kanina, no? Example, itong truss na to guys, no? Wala kang mako-compute kasi ang kailangan mong gawin, wala kang mako-compute agad-agad kasi ang kailangan mong gawin, guys, is to write equations sa bawat joints. So, take note na sa pag nag-method of joints ka, dalawang equations yung pwede mong magamit sa bawat joint. That is, summation of forces X at saka summation of forces Y equals to 0. So, sa case na to, guys, kung gagamitin natin yung method 1 dito, then ibig sabihin, bilangin natin, guys, lahat ng
members, no? So there are 9 members. Okay. Tapos yung joints natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung ating joints. So ibig sabihin guys, kung 9 yung ating members, 9 yung ating unknown member forces. Okay. Tapos since meron tayong 6 na joints, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then that means magkakaroon tayo ng 12 na equations. So ibig sabihin guys, sobra yung equation natin na makukuha sa unknown member forces. No? 9 lang kasi yung kailangan mo. Since 9 man lang yung unknown member forces, then 9 lang din yung kailangan mo dapat. No? Pero yun nga, meron kang 12 equations, so that means meron kang extra na 3 equations pang check. No? Okay na yun. Okay? So, ayun. So, medyo mahirap to guys. No? Lalo na kung meron ka ng 12 equations, mahirapan kang isolve. Kasi nga, di ba, pag mano-mano, mahirap siyang isolve. Pero usually, ang method na to is ginagamit kapag ka, kapag ka may alam ka sa matrix structure analysis, di ba? Matrix structure, pag matrix pa. Okay. So, usually ginagamitan yun ng Excel, mga ganun. So, medyo mahirap yung guys. So, anyway, hindi ito yung gagamitin natin dito sa, kasi nga, imposible yung, hindi naman imposible, pero mahirap nga siya isolve ng mano-mano. So, dito tayo guys sa method 2. So, yung method 2 is tinatawag natin method of substitute members. So, ano yung ibig sabihin ng, ano yung method na to? Okay, so ito yung gagamitin natin guys. So, ito kasi, is possible na ma-solve, although mahaba yung kanyang solution. Although mahaba din naman kasi guys, yung method 1, pero ito, mas mahaba to, pero mas possible ito sa mano-mano. Okay, so for example guys, meron tayo yung truss. Ito yung ating problem na truss. So, una natin gagawin guys, step 1 is reduction to stable simple truss. So, i-reduce natin itong ating problem. Ito yung problem ha. I-reduce natin siya into a stable simple truss. So, unang gagawin lang, syempre, una is determine the reaction. So, since rocker to, isang reaction, hinge to, dalawang reaction. So, madali lang naman magawa, magkuha ng reactions guys, di ba? All you have to do is moment sa kabila, summation of forces, x, summation of forces, y equals to 0. Anon. Then, after mo makuha yung reactions, then, ito na nga, i-reduce natin siya to stable na simple truss. So, di ba nga guys, no, kasi nga mag-method of joints tayo dapat, pero hindi tayo makakapagsimula mag-method of joints kasi bawat joint ay may tatlong unknown member force. Ano yung ibig kong sabihin, no guys? So, since merong 3 unknown member force sa bawat joints, no, hindi ka pwedeng, wala kang masosolve, no? Kapag nag-joint A ka, 2 equations lang ang pwede mo magamit, summation of forces X at saka summation of forces Y equals to 0, wala kang masosolve kasi 3 yung unknowns. Sa joint F, ganun din, E, D, C, B, lahat ay wala kang masosolve. So, ang gagawin natin guys is, kailangan nating magtanggal ng isang member, and then, ililipat natin siya sa ibang part ng truss. Lilipat natin siya elsewhere. So, for example, si AD, tanggalin natin si AD, ganito yung mangyayari guys. Si AD ay tinanggal, tapos nilagay siya dito sa may EC. So, take note guys, ha, si EC ay imaginary lang siya, hindi talaga siya nag-exist. So, parang ano natin dito is tinanggal natin si AD, tapos parang nilipat lang natin siya dito sa EC. Pero ang totoo niyan is wala talagang member na EC. Di ba sa ating original na truss, wala naman talaga si EC. So si AD dapat yung nandito. Pero kailangan kasi natin siyang ilipat para makapag-start tayo mag-method of joints. Kasi sa joint A ngayon, magiging 2 na lang yung unknown. So pwede ka na mag-start dito, di ba? And then lipat ka, lipat, lipat ng ibang joints para ma-solve natin lahat. Ganun. No? Pero take note guys, no? Okay, so anyway, no, basta ito yung ating first step, that is reduction to stable simple truss, no? So again, no guys, ang gagawin lamang dito is i-determine yung reactions and then ilipat yung isang member sa ibang part ng truss. Okay. Then para sa step 2, okay, ang tawag dito ay external loading on simple truss. So gagamitin natin guys yung external loading, 'di ba? Ito naman talaga yung problem, 'di ba? Ito may external loading naman talaga tayo na P dito sa may joint A. So gagamitin natin guys yung external loading na 'yan. So with the truss loaded acted by actual loading P, determine the forces SI prime in each member of the truss
using method of joints. So, ang gagawin lamang guys, no, gamit itong ating external load na P, gamit yung mga reactions na na-compute natin kanina, hindi magbabago yung reactions guys ha, kahit nilipat natin yung isang member. Okay? Hindi magbabago yung reactions. Okay, so ngayon guys, ang gagawin is, i-compute lamang yung mga SI prime forces. Ano yung SI prime forces? So sa situation na to, all we have to do is, pag method of joints nga, tapos kunin yung mga forces sa bawat members. Okay? So lahat ng mga forces na yan na makukuha natin, at tatawagin natin SI prime. Okay? So SI prime. So yun yung ating designation kapag kasalasa, nandito tayo sa step 2. No? Okay? Okay, then dito tayo sa step 3. So, sa step 3, i-remove natin yung external loading from the simple truss. Okay? And then, we will consider that, again, no, remove external loading from the simple truss. Okay? So, we will consider the simple truss without the external load. So, lahat ng mga external load, okay, ay tatanggalin natin. So, sa case ng ating problem, okay, ay yung P yung ating tatanggalin kasi yun man yung external load. Okay. Place equal but opposite collinear unit loads on the truss at the two joints from which the member was removed. Okay. So, ang gagawin lang guys, again, no, is tatanggalin natin yung external loads, tapos maglalagay tayo ng equal and opposite na collinear unit loads on the truss at the joints where the member was removed. Di ba nga, nagtanggal tayo kanina, si AD ngayon tinanggal natin. So, ang gagawin natin guys ngayon is, okay, so again guys, no, tinanggal natin yung load dito, tapos maglalagay tayo ng unit load. So 1 yung ating magnitude nun kasi unit load man siya, okay? So unit load sa may part, sa may points, sa may joints na kung saan natin tinanggal yung kanina nating member. Si AD man yung tinanggal natin na nilipat natin dito sa AC. So kaya meron tayong unit load dito ng 1, okay? Then magsosolve na naman tayo guys. So after that, magsosolve na naman tayo ng mga member forces. Okay, so take note lang ate. So sa step 3 na to guys, take note na since yung load na lamang natin dito is yung unit load dito sa may sa magkabila, no, A at saka D. Then take note, wala tayong reaction. Zero yung ating reaction sa C, zero yung ating reaction sa H, sa AY at saka sa AX. Bakit guys? Kasi take note that the unit load here at saka here ay equal and opposite. Collinear sila. So, sila lang mismo yung mag-equate, di ba? So, hindi na natin kailangan i-compute yung ating mga reactions kasi automatically zero yun. Wala kasi tayo dito yung iba pang other loads. No? So, yun. So, zero na yun. So, again guys, no, after, no, so again, kailangan ma-realize nyo na yung reaction sa atin dito ay zero sa case na to. And then, isosolve natin yung mga SI forces. Yung S, small letter S to A, then I as subscript I forces. So, again, God, ito yung, itong mga SI forces, guys, ito yung mga force members, ay mga forces sa bawat members ng ating truss. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong dalawang sets na makukompute ng mga forces. Yung capital letter S, I, prime, okay? Tapos yung small letter S, I, okay? So, dalawang sets, no? So, ibig sabihin, dalawa yung ating member forces na makukuha sa AB. Yung kanina, tapos yung ngayon. Okay? Yung kanina is SAB, prime. Ito ngayon is SAB, yung small letter na S, okay? Tapos, after that, guys, ay superposition. Step 4, superposition. If the effects of the two loading are combined. So, di ba nga, ito yung ating first thing. Ito yung ating problem, no? So, yung ating problem kanina, ulitin lang natin, guys, no? Ating problem ay ito. Tapos, tinanggal natin si AD, tilipat natin siya sa EC. So, ngayon, kinonsider natin ito. Kinuha natin yung mga member forces. Ayun. Tapos, after that, tinanggal natin si load P, tinanggal natin dito, then naglagay tayo ng unit load sa kung saan natin tinanggal yung kanina natin na member, si AD. No? So, naglagay tayo ngayon ng unit load dito sa point A at saka sa point B. Okay? So, if the effects of the two loading are combined, so kapag pinag-combine natin yung effects nitong dalawa, okay, so, ang mangyayari, ito yung ating maging formula guys sa pag-compute na ngayon ng ating final na member forces. That is S sub I, ito yung ating final na member force, is equals to S sub I prime plus X SI. Okay? So, madali lang yan guys, no?
Yun, so, pero, bago mo magamit to guys, no, take note, ito yung formula para sa pag-compute ng lahat ng mga member forces sa bawat member. Okay? Pero bago mo magamit ito guys, kailangan mo muna i-compute si X. So, paano mo ngayon mag-compute si X? Okay. So, take note na si EC, itong si EC, ay hindi naman talaga siya nag-i-exist starting problem. Ito yung ating original na class, di ba? So, hindi naman siya talaga nag-i-exist. So, ibig sabihin, no? Di ba nga, para makompute natin si yung force sa EC, that is SEC, is equals to SEC prime. Ito yung member force ni EC nung kinumpute natin ito, itong class na to, plus X multiplied by SEC. So, yung SEC na maliit, ito yung force ni EC dito nung kinumpute, nung kinonsider natin itong class na to. Okay. So, since hindi naman talaga nag-exist si EC, then ibig sabihin, is SEC is equals to 0. So, ayun. So, since 0 nga siya, guys, then makukuha natin dito yung value ng X, which is equals to transpose si SAC prime and then divided by SEC. So, ayun. Madali lang siya, guys. No? So, diba? Okay. So, example problem tayo, guys. So, siguro mas ano kung ibang video, no, i-cut muna natin guys itong video, tapos sa susunod na video ay i-discuss natin yung solution itong example problem 1. Okay, so see you sa next video guys, no. Okay, so bye bye.